Start tayo in a few minutes, so mga 8:15 mag-start tayo. 8:15. Okay, I guess we can start na, no? Ayan. Sige, basa tayo ng mga ano, ha? Okay, I guess we can start na, no? Oops. Okay, so again, first of all, syempre happy new year sa inyong lahat. At sana ay healthy kayo, nag-celebrate and together with your family, no? And by the way, may mga nagtatanong ng Zoom ID sa ating Facebook, no? So scroll up mo lang, may makikita kang Zoom natin dyan. Okay, so mababa mga topics natin ngayon. First of all, syempre, topic natin is 2021 expectations, MLM mindset, and goal setting for 2021. Okay, so let's start the year, right? Ika nga. Okay, so feel free lang to comment or kung may mga gusto kayo i-post. Ayan, happy new year din sa'yo. Okay, so game. Simulan natin ha. Una, welcome sa inyo. Okay, again, mag-comment ka lang ng mga gusto mong sabihin or mga anything, no? Ang question natin ngayon kasi is ano eh,
Ano ba yung mga expectations mo this year? Ano ba yung mga ine-expect mo? Okay? Comment mo down below. Ano yung expected mo sa team mo, sa family mo, sa business mo, sa company, etc. Okay? Basahin natin yan as we go along. Okay. Again, interactive tayo. So, change natin, by the way, yung training natin, no? Into a more interactive. Pwede kayong mag-comment, etc. Pwede kayong mag-post, anything, no? Ayan, by the way, shout out muna tayo, ha? Team Extreme Fighters, hello po sa inyo. Ayan. Meron pa ba mga nagko-comment dito? Team Unity Davao, hello po sa inyo from Dapitan. Hello po, no? Okay. So first of all, ano ba yung mga 2021 expectation? Marami na akong sinendan itong mga, nagkaroon kami ng mga planning, no, together with the team leaders ng I think mahigit 10 team ata yung meeting ko this past few days. No, itong isang linggo lang na to, sobrang dami. So pinakita ko to sa kanila and ito yan, no. So online meetings and online trainings pa rin tayo this year. We expect na throughout the whole 2021 is online pa rin. Kahit na meron tayong vaccine, no, I think malapit na tayo magkaroon dito sa Philippines. Hopefully by March or April meron na. Pero syempre, hindi naman lahat is mabavaccinate or hindi mabilis yung magiging rollout niyan. So always consider pa rin, no, na online yung mga trainings and meetings natin, especially do sa mga province at saka sa mga malalayong lugar, no. What's fortunate with us right now is yung business natin is pwede talaga siya going online. Imagine, meron tayong almost 100 to 200 na Facebook Live watchers and dito sa Zoom is marami ring tao, nasa 30 plus na tayo dito, no. And nagagawa natin through in the comfort of our home. Hindi natin kailangan mamasahe, hindi natin kailangan umalis ng bahay, hindi natin kailangan magbayad ng kung ano man, hindi natin kailangan gumastos. Just meron ka lang na cellphone at manonood ka lang, makikinig ka lang, pwede mo na gawin yung business. So expect na sana is everyone will be safe and online meetings and trainings tayo. Less office walk-ins. So Jeremy, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan is less pa rin yung mga taong magbu-walk-in sa opisina, no? Kahit na meron tayong office restaurant, syempre may mga protocol tayo na kailangan sundin. So safety first lagi, no? Dyan sa Davao, hopefully, by the way, as we go this year, no, maraming mga i-open na mga new offices. Hopefully, isa doon is yung kung saan ka naman ngayon, no, para malapit na opisina sa bahay mo. Third, many small businesses will fail due to unpaid loans. So, Jerwin, bakit mo to binention? Ano ibig sabihin nito? Anong relevance nito sa atin? Okay. Napansin natin na this last year, 2020, maraming mga small businesses ang nagsara. Or yung mga small businesses, kahit na big businesses, ang nangutang sa banko, sa mga pautangan, etc. No? And nagkaroon tayo ng government ng Bayanihan Act wherein nagkaroon ng mga grace period or leeway sa mga pagbayad na itong mga loans na to, itong mga utang na to. No? But syempre, this 2021, kailangan na nila magbayad ng mga kailangan bayaran. Unfortunately, hindi pa tayo magre-recover. Kumbaga, yung economy natin or yung business natin is hindi pa magre-recover. So, bakit ko ito minention? Is because maraming mga businesses ang magsasara na ito yung mga pwede natin gawing target market. Okay? During ang ibig sabihin target market, yan yung mga pwede mong invite or presentan or i-sharean mo ng business opportunity, no. So question, Jerwin, sino ba yung mga small businesses na yan? Okay, to give you idea. By the way, mag-comment kayo kung sa palagay niyo ano-ano yung mga businesses na tagilid this year, ha. So napansin ko lang is una sa lahat, syempre yung mga canteen. Yung mga canteen sa school, no. I'm sure marami tayo dito nakikinig, mga students. So yung mga may-ari niyan, yung mga empleyado niyan, for sure it's either nagsara sila or nawalan ng trabaho kasi nga walang mga estudyante pumapasok, lahat naka-online. Second, yung mga businesses along sa mga establishments within the vicinity ng schools. So malamang sa malamang mahina ang mga businesses yan or in short baka nagsara din yan, no? And napakaraming empleyado. Ayan, computer shop. Tama. Sabi ni Thea, no? Okay, so yan yung mga pwede nating invite, yung mga
I'm sure yung mga, unfortunately, mga teachers din natin, no, meron at meron dyan na walang din ng mga trabaho. Yung mga businesses sa mga malapit sa offices. So, syempre, yung mga offices ngayon or yung mga negosyo ngayon, naka-skeletal work sila, no? So, kumbaga, hindi pa rin talaga fully recovered yung mga to. So, pwede nyo invite yan and sharean nyo ng mga business opportunity. Okay? Bakit ko dito minimension ngayon? Kasi yung mga yan, hindi na yan tatanggi sa any opportunities na pwede nila i-take advantage. Okay? So, ayan. Boutiques, gym. No? Yung mga gym goers natin. Kumonti yan, panigurado. Okay? Our businesses will survive and go up during pandemic. Jerwin, ano ibig sabihin yan? So, kung nakita nyo naman dito sa nangyari sa atin sa iWatch is nagkaroon tayo ng massive influx of pay-ins or maraming nag-join during the pandemic. So, kung magtataka ka, bakit ganun? Kung kailan may crisis, dun nag-boom ang MLM. Okay? One major reason is because naghahanap yung mga tao ng mga pagkakitaan while on quarantine or while nasa bahay sila. Okay? So, Jerwin, bakit mo ito minimension ngayon? This is because yan yung mga market natin. Okay? Tanggap na ng mga tao. I'm sure most of the people right now, tanggap na nila ang mga kahit anong opportunity basta pagkakitaan yan, extra income yan, iti-take advantage nila yan. Okay? Dito natin napatunayan ang business natin is rent-proof, crisis-proof, pandemic-proof, at kung ano-ano pang proof. No? Kumbaga, ibig sabihin is hindi tayo fully apektado sa mga ganitong mga crisis. No? So, ito yung mga market natin. Okay, yung mga nasa bahay. Next, iWatch will improve day-to-day operations. So, Jerwin, ibig sabihin yan, kung mapansin nyo, nagkakaroon tayo ng mga transitions sa cash in, sa cash out. By the way, dumadami ang ating Facebook goers, no? Hello po sa inyo. And Happy New Year sa mga kaka-join lang. Okay. Kung mapansin nyo, marami tayo mga changes, transitions sa cash in, sa cash out, sa pay in, sa pay out, commissions dito sa iWatch, no? So, from dati, medyo manual-matic tayo. Ngayon, fully automated na tayo. Okay, so nagta-transition tayo. Marami talaga mga pain points. Siyempre, any change will have its own pain, sabi nga eh. So, i-adapt lang natin yung mga yan. Okay, so aside from sa ating cash in, cash out, marami rin tayo mga internal na mga magkakaroon ng mga changes na for sure affected ang mga distributors in a good way. Okay? Digital intensive economy. So, Jerwin, bakit mo ito minention itong digital intensive economy? So, ibig sabihin yan is karamihan ng mga tao right now is gagamit na sila ng mga online infrastructure or online app. Okay? Ano-ano ba yung mga yan? Yan yung Lazada, Shopee, GCash, Paymaya, at kung ano-ano pang mga online app. No? So, Jerwin, bakit magiging digital intensive? Kung mapansin nyo, last year, nagkaroon ng talagang grabing gamit nito mga to. No? Kung dati-rati, pumipila ka pa ng mga fast food or restaurant, ngayon pwede ka na magpa-deliver. Okay? So, this year, we expect that kind of trend this 2021. Kung bakit ko ito na-mention is because maraming tao, okay, na mag-switch na sila to from featured phone or yung mga lumang cellphone or yung mga cellphone na black and white pa or yung mga tiyatawag nating Nokia phones, no? Mag-switch na yan to Android phone or Apple phone, no? Kumbaga, para ma-utilize or para magamit nila yung mga services na mga, let's say, Grab, Lalamove, Foodpanda, etc. So, during by ito minention is because yan yung mga additional market natin. Mga tao na bagong gumagamit lang ng smartphones kasi for sure, they want to maximize their income, they want to maximize their smartphones. No? Kumbaga, gusto nila bumalik kagad yung gastos nila doon sa smartphone. So, yan yung mga yan. Next, new products and services to be launched. So, Jerwin, ano ibig sabihin niyan? Kung mapapansin nyo, last anniversary natin, nag-release tayo ng bagong products, bagong services, at saka bagong mga compensation plan. So, expect nyo within the year, magkakaroon pa rin tayo ng mga additional products and services. No? Isa na yan is magkakaroon tayo ng bagong office. I'm not sure kung pwede na siya i-announce, pero magkakaroon ng bagong office
this March. So stay tuned sa mga big announcement na yan. And hopefully within the year, marami tayong ma-open na office na kahit na during pandemic, is tuloy-tuloy tayo nagbubukas ng mga branches para to help serve no yung mga malalayong lugar para mas mabilis nyo na makuha yung products nyo. And syempre, maidala nyo yung mga invites nyo sa office mismo. Okay? New trainings will be introduced. So, within this next succeeding weeks, no, magkakaroon tayo ng mga transition sa trainings. Dapat kasi today ko gagawin yung bagong training. Pero next week ko na lang or next week ko na lang gagawin, no, para sanay pa rin kayo dito. Okay? But expect na may mga bago tayong presentation style, etc. Okay? Next is businesses will adapt to change. So Jerwin, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan is ang mga negosyo right now or tayo mismo is mag-a-adapt tayo sa mga changes. That's the only way to survive, no, to adapt to change. So bakit ko 'to minention? Unfortunately, maraming trabaho talaga ang mawawala this coming years. Especially right now na nagsisimula na 'tong 2021, maraming mga changes on how we work, on yung mga sabi nga ng karamihan, yung mga trabaho daw, yung mga jobs na nawala is possible, hindi na bumalik kasi nga magiging automated na or yung company mismo masasanay na. No? So, mas maraming tao ang nangangailangan ng talagang pagkakakitaan nila. Okay, so yan yung mga trabaho natin is to share the opportunity na hawak natin right now. Okay, so ayan, sabi dito ni ano, mga alak shop, no, mga bentahan daw ng alak, baka yan daw magsara, no. Okay, more on online businesses. Karamihan talaga sa atin is magkakaroon na ng mga online businesses, no. Yan ang mga booming ngayon, eh. Okay, ang kagandahan niyan is syempre lahat ng ginagawa natin sa iWatch is talaga purely pwede mo gawing online. Okay? Next tayo. By the way, basa tayo. Okay, hello po sa inyo dyan sa UE. Hello po, no? Okay, by the way, ang dami natin ngayon sa Facebook, no? Sa mga kaka-join lang, at saka dito sa Zoom, Merry Christmas po and Happy New Year. So, ngayon, bago natin simulan yung planning, like I always do, no? Ayan, sabi ni Danny, mga bentahan daw ng vape shop, no? Baka magsara na, no? Oo nga naman. Okay? Ayan, so, ano, like I always do, no? Ano ba dapat ang mindset? Okay, sa mga bago lang or first time to maririnig, pakinggan nyo po mabuti. Doon sa mga second time, third time, many times na to narinig, sit back, relax, and ipasok nyo to sa brain cells nyo. Okay? So, unahin natin, acne. So, acne meaning alam ko na yan. So, talaga yan yung tatanggalin mo sa mindset mo, no? So, especially this year, kung acne ka dati, kung acne ka last year, tanggalin mo na yan this year. Okay? Yan ang pinaka-pinaka sabi nga eh, nakakaluging mindset. Okay? Pag lagi mo sinasabing, alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan. Okay? Marami akong nakita mga top income earners na talagang, or yung mga kumikita before, na talagang bumabagsak yung income nila because of nagkakaroon sila ng ganitong mindset. So, Jerwin, bakit bumababa income nila or something? First is syempre, pagka yan na yung mindset mo, hindi na makakapasok yung mga new knowledge sa'yo. Okay? Tandaan, sa ganitong negosyo, pag konti ang knowledge mo, konti rin ang income mo. Okay? Maraming bagay sa mundo na talagang many times mo, sabi nga eh, hindi pwedeng isang beses mo nang narinig yung isang bagay, then expert ka na. Sometimes it will take you hundreds of times, no? Na inaaral mo yung isang bagay para ka matuto talaga. Okay? Some of you right now na hopefully this year is ano na, magsimula ng maging trainer. Okay? That's what we are looking for, yung mga magte-train. Okay? So this year, expect nyo rin po na marami tayo magiging speakers, additional speakers, every Saturday din. Ayan, sabi ni John Cornelio, always empty your cup. Tama, mamaya papasok tayo dyan. Okay. Ano ba dapat yung mindset na meron ka? Siyempre, GLLA, Good Learning and Listening Attitude. Okay, hindi pwede pasok dito, labas dito. Okay, pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga, di ba? So, always. By the way, pagka nag-train tayo, you just don't
wag mo lang titignan kung or wag mo lang siya pakikinggan kung paano ko siya sinasabi. Tignan mo rin kung paano ko siya sinasabi, paano ko siya ine-explain or paano ko siya binabagsak, no? Para next time ikaw na 'yung mag-explain sa kanya. Okay? Or sa mga downlines mo. By the way, kung may comment kayo sa akin on how I do training, always comment lang or chat nyo sa akin kung may positive man yan, negative man yan. Para siyempre ako mismo nag-i-improve din kasi malay ko ba kung nag-i-improve ako or mali-mali pa lang ang ginagawa ko, di ba? So, I always accept criticism. Okay? Next, yes upline. So kailangan yes upline ka lang. Doon naman sa mga upline, you make sure na wala kang ituturo mali. And make sure mo na yung ituturo mo is ikabubuti ng downline mo. Okay? By the way, downline, wala rin namang sasabihin si upline sa'yo na mali. Okay? So wala rin naman yung sasabihin sa'yo na ikababagsak mo. Kasi pag inabagsak mo yan, malamang ikababagsak din ng business niya. Okay? So always have that mindset of yes upline. Okay, empty your cup. Like I always say, pagka may mga bawal ang acne, always empty your cup. Tandaan, ang cup na puno, okay? Pagka pinubuhusan mo yan ng maitatubig, tubig, di ba? Yung cup, pag puno na yan, wala nang bagong knowledge. So always dapat empty yan, ready for new knowledge. Okay? 80-20. Marami sa inyo nakarinig na nito, 80-20. 80% attitude, 20% skills. Okay, Jerwin, anong ibig sabihin ng 80% attitude, 20% skills? Sa negosyo natin, tandaan, skills, natututunan yan. Ang skills, pwede mong malaman kung paano gawin yan. Okay, mamamaster mo yan. Kahit hindi ka marunong sa isang bagay, matututunan mo yan. Itong ginagawa kong training, kaya mo rin to. Itong mga presentation ko dito, kaya mo rin to. Yung ginagawa ng upline mo, kaya mo rin yan. Okay, yung the way siya mag-invite, kaya rin yan. Kaya mo rin yan. Okay? Kasi that's a skill. Ang skill, tandaan, is natututunan yan. Kahit ikaw ang pinakamahinang klaseng tao sa mundo, kaya mong matutunan ang skill. It just takes a lot of practice, process, and syempre learning the process, no? Okay, that's 20%. Now, 80% is attitude. Jerwin, ano yung 80% attitude? Yan yung mindset mo. That's your perspective. Jerwin, ano ibig sabihin ng perspective? Perspective, yan yung tingin mo sa isang bagay. Okay, yan yung ikaw mismo. Yan yung breeding mo. Okay, yan yung paano ka pinalaki. Okay, paano ka lumaki, saan ka lumaki, ano yung environment po. Yan yung attitude. Okay, kung ang mga friends mo, tandaan mo to, kung ang mga friends mo sometimes is masasamang ugali, masasamang tao, malamang yun din yung possible mong maging attitude, no? Possible lang yun, ha? Okay? So, 80% is ikaw yan, attitude mo yan, mindset mo yan, no? Now, Jerwin, paano ko i-improve yung 80% na attitude na yan? Okay? It will take you months or even years to change attitude. Jerwin, paano i-change yung attitude? Ano yung dapat kong matutunan? That's habit. Okay? Marami tayong trainings dito about habit. Habit is something na ginagawa mo on a daily or araw-araw basis. No, kumbaga, yan na yung habit mo. Kunwari, pagising mo sa umaga, tatayo ka, pupunta ka CR, mag-toothbrush ka, maliligo ka, habit yan. Okay? Pwede mong incorporate yan sa attitude mo. Jermaine, paano incorporate sa attitude? Okay? Now, let's say for example, may negative na nangyari na sa situation mo or sa'yo. Okay? Ano yung magiging attitude mo towards that negative na nangyari? Okay? Ano yung magiging mindset mo or yung magiging kilos mo towards that negative? Okay? Now, pag ang habit mo is pagka may negative nangyari dyan, ba, sasabihan ko pa ng mga negative yan. I-do-in ko pa yan. Okay? Kumbaga, o kaya minsan, pag may negative na nangyari, malulungkot ako, iiyak ako, malulugmok na lang ako, or tatama rin na akong gawin ko, ano man yan. Okay? That's a habit. Okay? Now, paano mo papalitan yun? Now, syempre, pag may negative na nangyari, you will look for any positive na pwede mo i-take advantage. Any opportunity out of that negativity. Okay? I'm sure some of you or most of you is you, especially yung mga top earners natin dito, yung mga kumikita sa atin dito, no, na kahit negative yung situation, kahit na negative yung nangyayari sa paligid, they always look for something na opportunity or something to take advantage with.
Okay, humahanap sila ng paraan kung paano nila pagkakakitaan or paano nila i-maximize yung oras nila sa isang negative na pangyayari. And that's a good mindset. No? Yan ang mga utak negosyante nga, ika nga. Okay? So, pag nagsisimula ka, ito ang dapat na iyong mindset. Okay? First is dapat utak negosyante. This year, gawin mo ng utak negosyante. Okay? Utak negosyante, yan yung ikaw lahat. Kumbaga, ikaw ang kahera, ikaw ang tindero, ikaw ang tindera, ikaw ang security guard, ikaw ang accountant, ikaw lahat. Okay? Sense of ownership sa business mo, ika nga eh. Sense of, Jeremy, ano ibig sabihin ng sense of ownership? Sense of ownership is ikaw yung may-ari ng negosyo mo. Ikaw ang pagka nag-fail yan, dahil sa'yo. Pagka yan kumita, dahil sa'yo. Okay? Pag yan mabagal, dahil sa'yo yan. Yan ang sense of ownership. Okay? Lahat ng destiny or saan man pupunta ang business mo, ikaw ang may handle. Yan ang utak negosyante. Hindi ka dito empleyado, hindi ka dito boss, hindi ka dito bisor. Jerwin, bakit mo to nabanggit ng mga empleyado, boss, bisor? Okay? Ang empleyado, magtatrabaho lang yan kasi sinabi ng boss. Ang boss, pupunta yan ng opisina at mag-uutos. Okay? Ang bisor naman, taga-tingin yan, taga-report. Hindi ka ganun. Ikaw ang negosyante, ikaw lahat. Okay? Ikaw ang empleyado, ikaw ang boss, ikaw ang bisor. Okay? Nasa kamay mo ang destiny or ang future ng business mo. Okay? Yan ang lagi mong tatandaan. If you want to become successful sa ganitong negosyo, kailangan utak negosyante. Second, isipin na maraming magiging sakripisyo. There's gonna be a lot of sacrifices. Okay? Kung bago ka pa lang sa business, kung bago ka pa lang dito sa iWatch, expect mo na that there's gonna be a lot of sacrifices. Some of you na nag-join, mapapatunayan to ng some of you who joined 2019. Okay? Some of them reap the rewards na itong Christmas and New Year. Naging masaya yung Christmas and New Year nila. So ngayon, I'm telling you, pag tinrabaho mo yan ngayon, itong January, February hanggang November, trabahuhin mo, 100% ibigay mo. Panigurado masaya ang December mo. Okay? Panigurado yan. Basta there's gonna be a lot of sacrifice. Gawin mo na itong 2021. I-sacrifice mo na itong isang taon, no? To give you a lifetime of business. Okay? Third, isipin na maraming rejections and pangungutya. Jerwin, ano yung mga rejections na yan? Maraming tao ang mga hindi maniniwala sa iyo kahit na yung pinakataong pinagkakatiwalaan mo, kahit yung best friend mo, posibleng hindi maniwala sa iyo. Okay, ire-reject ka niyan. Kahit sinong tao, nagkakaroon pa rin sila ng rejections. Tandaan, hindi lahat ng tao is mag-join under you. There will be people na hindi mag-join. Ang mag-join na kaibigan mo. Okay? Most of the people na mag-join sa'yo is mga strangers or mga taong hindi mo expected na mag-join sa'yo. Okay? This is true for sure sa lahat, halos ng mga eye-watchers dyan no, na nag-join sa kanila yung mga least expected nila o yung mga taong hindi nila kilala. Okay? Fourth, isipin na marami kang magdududa, maaari kang magduda sa iyong sarili. Okay? Especially do sa mga bago, no? There's gonna be doubts. Okay? Kung kaya ko ba to, para sa akin ba to, etc. Okay? Maraming mga ganung moment. Kahit ako, nakaka-feel pa rin ako ng mga ganyan, especially sa mga decision makings ko. Not only dito sa business ko, sa business ko, no? But also in other businesses. So, kasama talaga, it's part of the process, ika nga. Okay? Fifth, isipin na ikaw ay nagsisimula, marami ka pang dapat alamin para ikaw ay gumaling. Okay? So, isipin mo lagi na you're just getting started and you need to learn a lot of things. Sa business natin, again, pag marami kang knowledge, for sure, marami kang earnings. Okay? And last but not the least, you have to have the positive mindset. Always positive tayo. No? Always kapag kami negative na nangyari, we always look for opportunity or something to take advantage with dun sa negativity na yun. Okay,
Next, 101% belief level, no? Not only sa sarili mo but also sa company, sa product, sa services, sa compensation plan, sa team, sa admin, sa mga uplines mo, and syempre sa sarili mo. Okay, hindi pwedeng may doubt ka dito sa mga to. Okay, mahirap magbenta or mahirap mag-share kung ikaw mismo may mga questions ka sa utak mo. You have to have 100% belief. Sa akin, nangyari na po yan. Okay, na meron akong isang business na hindi ako naniwala na kaya kong gawin. Okay, eh napasubo lang ako. So, wala. Nangyari, nag-close din yung business ko na yun. No? Kasi nga, hindi 101% eh. Okay, you have to put all in sa life mo, kumbaga yung all-in mo if you want to really become successful sa ginagawa mo. Okay? So especially sa mga first-time business na magne-negosyo dyan. No? So ito yung mga expect nyo na ma-feel nyo. Okay? Tuloy-tuloy tayo. By the way, sa mga bago lang sa Facebook, no, Happy New Year po sa inyo. Next is solid commitment. Jerwin, ano ibig sabihin ng solid commitment? Solid commitment is you are committed sa goal mo, okay, sa goal ng team mo, and syempre sa business mo. Hindi pwedeng half-hearted ka. Okay, pag nagsabi ka na ito ang goal ko this year, kailangan mong trabawin yan. Okay, kung ang goal mo is mag-diamond director this year. By the way, kung sino yung mga gusto mag-diamond director, i-chat nyo sa Facebook, I mean, i-post nyo sa comment box. Ha? Okay, or sa Zoom, no, naririnig ni Lord yan. Anyways, solid commitment is pagka nag-commit ka na, you will become diamond director. 1 million peso income earner. No? Kailangan solido yan. Kumbaga talagang tatrabuhin mo. Ang question, mahirap? Yes, talagang mahirap yan. Kahit saan ka naman pumunta, mahirap kumita ng pera. Okay? Now, basta committed ka sa goal mo, ito yung napapansin ko lagi sa akin. Basta committed ako sa ginagawa ko, basta tinatrabaho ko yung ginagawa ko, si Lord na bahala sa iba. Okay? So, always make sure you have solid commitment sa business mo. Okay? Ayan, marami nagpo-post ng Diamond Director, no? Okay. Ayan. Next, discouragement, fear, doubt, and rejection. Okay? Ito yung mga bagay na ma-feel mo every single day, palalo pag nagsisimula ka. Okay, there's gonna be a lot of discouragement. Mga tao na magdi-discourage sa'yo. Mga ba na feeling mo na di-discourage ka. And syempre, fear, no? Sabi nga, pag marami kang fear, wala kang fear, ah, di ba? So, fear, yan yung takot mo no, na nagsimulan. Okay, doubts and rejection, no? Binention natin kanina, no? So, ito yung mga kailangan mong iwasan, no? Okay, next. In order for you to be motivated and inspired, okay, marami nagtatanong sa akin na this past few weeks, ha, may nagtatanong na parang tinatamad daw sila or sometimes feeling nila is nanghihina sila, nanghihina yung team nila, etc. No? Okay, minsan sila mismo yung nanghihinaan ng loob. Eh. Okay, so now, paano ba maging stay motivated? Doon sa mga pumunta nung nung iWatch second anniversary after party sa Tagaytay, marami po akong tinuro na paano mo mag-create ng energy within you tsaka ng mga excitement. No? By the way, JV, marami ka atang na-type, JV. Okay. Ayan. So, first is, what is your big why? Okay, kailangan mo 'tong malaman para talaga alam mo kung para kanino at para saan 'yung ginagawa mo. Okay, first question, para kanino ba 'tong gagawin mo? Okay, sino ba ang rason? Okay, hindi pwedeng ano ang rason, kundi sino ang rason bakit mo 'to gagawin. Okay. Kasi kung bagay ang nagiging motivation mo, mahina 'yun eh. Pero kung tao ang nagiging motivation mo, mas malakas 'yun. Okay, pwedeng family mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, tita mo, lola mo, etc. No? Yan yung hahanapin mo. Bakit mo to ginagawa? Ano ang rason ba't mo to gagawin? Third, ano ang nais mong mangyari? Ano ba yung gusto mong mangyari? Okay?
And gaano mo kagusto itong mangyari? Gaano ka ba kagigil mangyari yung isang bagay? Okay? Bigyan ko kayo ng example na bigway. Marami akong may mga nakausap ako dito na ang why nila or ang bigway nila is mabigyan ng bahay yung magulang nila or mabigyan ng magandang pag-aaral yung anak nila. No? So, pwede mo yung gamitin as your motivation. Okay? Na everyday gigising ka para sa kanila. Okay? Ayan, sabi ni Yes, no? Of course, my family. Okay? Ayan, kahit na po ma-achieve ko, basta po mahalaga matulungan ko ang pamilya ko at mga tao na kailangan. Kaya fight lang kahit maraming mga negative people, sabi ni Jenaline Grospe. Okay? Ayan, ang rason ko bakit ko to ginagawa para po sa sarili ko pangbili ng gamot ko maintenance. Ayan. So, meron mga ganyang tao, no? May mga ganyang mga reasons. Iba't iba tayo na reasons, no? Ito, for my son's heart transplant. So, nakaka-inspire, no? Na may mga ganyang tao na talagang sometimes hindi para sa kanila yung reason, para yun sa family nila or sa mga ibang tao. Okay. Sacrifices, delayed gratification. Okay? Delayed gratification, ibig sabihin niyan is imbis na ngayon mo kukunin or ngayon mo siya celebrate yung something, i-delay mo muna. Okay, that's delayed gratification. There's gonna be a lot of sacrifices. Marami yung mga time na hindi mo makakasama yung family mo, hindi mo makakasama yung mga kaibigan mo, hindi mo makakasama kung sino man. Marami mga late nights, no? Sabi nga eh, hindi ka matutulog minsan or mahabang time, gising ka, etc. So there's gonna be a lot of sacrifices. Okay? Now, ano pa ba? Sa una, tandaan, sa una, ito ka. Kung nakikita niyo itong start na to, nandiyan yung excitement level mo pa. Then magkakaroon ka ng mga rejections, doubts, and fear. Pero through time, tumataas yan. At the same time, tumataas ang income mo. Okay? Sometimes kasi, yung mga doubts, rejections, fear, nasa una lang yan. Yung mga discouragement, nasa simula lang yan. Pero pag na-overcome mo yan, dyan na lumalaki yung income mo. Okay? By the way, comment nyo lang ha. Marami tayong mga nababasa dito magaganda. No? For me, my big why, family ko, mga kapatid ko, di lang para sa akin kundi para sa kanilang lahat, sabi ni Melanie, no? Melanie Fajardo. Okay? Ayan, ang dami nag-comment ng mga Diamond Director. Nakakatuwa. Ginagawa ko 'to para sa mga anak ko, sabi ni Telmine Koy Inkoy. Ayan. Sabi ni Jane, for my family, para sa mga kapatid. Sabi din ni Loren, this is more for my family. To have our own house and lot. For my sister, who I must help her to go on college since 1 year pa para humataw. Ayan, no? Nakakatuwa, no? Puro family and mga kapatid, no? Okay. Next is, tuloy-tuloy tayo. Ha? Ngayon naman, pupunta naman tayo sa planning. Ngayon alam nyo na yung ating mindset, no? Punta naman tayo sa planning sessions. Okay? Last year, nagturo ako ng planning, no? Ngayon naman, mas i-explain natin siya on a detailed manner. Okay? Sabi ni Francisco Combis, ginagawa ko ito para maabot ang mga pangarap ko. Minsan lang mabuhay, kaya willing ako mag-sacrifice para ma-achieve lang ito. Tama, tama. Okay? Now, first, okay? If you want to create a plan, tandaan na, if wala plan this year, your plan to fail. Tandaan mo yan. Simple lang. Wala kang plano, you're planning to fail. Okay? Kaya kailangan mo ng iyong plano. Okay? Jerwin, gano'ng ka-importante ang plano? Yun ang pinaka-importante. Kung sisimulan mo itong taon na to, kailangan mo ng plano. Kailangan mo ng planner, kailangan mo ng plano, kailangan mo makita yan. Okay? If you kahit anong negosyo ang pasukin mo, lahat yan, or kahit anong negosyo ang simulan mo, karamihan yan is laging yan may calendar. Calendar of activities. Some of you, pagpasok, estudyante, di ba? Pagpasok mo pa lang ng school, first day of school, ipapakita na sa'yo kung ano yung mga calendar of activities.
Okay? Yung mga may trabaho naman dito, every year gumagawa ng calendar for the year. Okay? So, dapat simulan mo pa lang yung taon, meron ka na kaagad plano. Okay? Next. How to plan your income. Okay? Maraming beses ko na ito tinuro, pero tuturo ko sa inyo ulit, no? Intindihin nyo pong mabuti. Okay. First, check the number of your downlines. Titignan nyo po kung ilan na yung downlines nyo. Okay? Excuse me. Ang question dyan, Jerwin, kailangan ko ba itignan pati yung mga inactive na or yung mga nag-quit na? Pwedeng hindi nyo nang tutukan yun. Ang kailangan nyong malaman is kung ilan yung active na downlines mo. Okay? Ulitin ko, ilan yung check kung gusto mo paano ka magpaplano ng income mo, kailangan mo malaman ilan ang active mong downlines. Second, is your team ready to push? Ready na ba yung mga downlines mo and ikaw mismo or yung team mo? Ready ba kayo dun sa next income level? Tandaan, the bigger the income, the bigger the problem or the bigger the challenge. Okay, now are you ready for that level of income? Okay, or ready for that challenge. Okay. Especially doon sa mga bronze director, no? Kung tatakbo kayo ng silver, you make sure na ready yung team nyo to go silver. Tandaan, hindi okay na tumakbo ka ng silver, pero the following week after mo mag-silver, bagsak yung income mo to builder or to anumang rank, no? Kumbaga, from 100,000 na yung kinikita mo, or et cetera, biglang babagsak ng few thousand peso. Ang maganda, pag silver director ka, 100,000 ka, okay? So, yung kinikita mo is minimaintain ng ganun para mas mabilis kang mag-rank advance. Okay? Third, check your team's daily activity. So, Jerwin, ano ibig sabihin yan? Ano ba yung mga activities nyo as a team? Okay? Nagkakaroon, ready ba? Okay? Sometimes, meron akong mga nakausap, no? Na buong taon, wala silang nagiging NIO within their team. Wala silang team training. Okay? Ang tendency niyan, pag walang training within your team, walang meetings, walang planning na nangyayari within the year or within the month, okay, ang tendency niyan is hindi mo na susustain yung grupo mo. Maraming nagki-quit. Marami ang umi-exit, no? Kasi nga hindi mo sila nami-meet, hindi mo sila nakikita. Okay, so you have to check team's daily activities. They should have, kailangan meron silang something na nilook forward to every week or every month. Okay? Kailangan may mga activities kang ginagawa. This past few days, nagturo tayo sa mga team leaders ng mga posibleng maging team activities or team events this year na pwedeng-pwede nyo i-implement. This is something for your people or for our downlines to look forward to. No? By the way, mga uplines, no, utang natin yan sa mga downlines natin na magkaroon ng mga activities. Kasi sometimes, may mga downlines tayo na time lang ang pinag-uusapan. Okay? Let's say, for example, may downline ka na destined maging successful sa ganitong negosyo. Okay? Pero on her or his 6 months, nag-quit siya. Kasi tinamad na siya. Kumbaga na-boringan siya. Okay? Yun pala, ang destined niya is dapat maka-isang taon siya bago siya magiging successful. Pero ikaw, as an upline, hindi mo ginawa yung part mo. Okay? Hindi mo siya pinastay. Okay? So, my advice para dyan is really create activities that will keep your downlines. Okay? Bigyan ko kayo ng idea. Sa team ko, every single month, meron kami. Okay? They are looking forward for an activity. Okay? Kasi that's the best way to keep your downlines is to create activities, events, or schedule something for them or with them. No? Fourth, are your knowledge and skills optimized for the income? Okay, minention natin kanina na kailangan yung skills and knowledge mo is applicable din sa income mo. Okay, hindi pwede na lumataas yung rank mo pero hindi tumataas yung knowledge mo. By the way, marami akong napansin na mga uplines na talagang sobrang grabe ang improvement. From the day na nagsimula sila to ngayon, talagang iba na sila paano magsalita, iba na sila paano mag-isip, etc. And that's a very good na
as they go along, tumataas din yung knowledge and skills nila. Okay, so sa mga bagong downlines dyan, sa mga bagong members, you focus on those knowledge and skills, no? As your income goes up, your knowledge and skills goes up as well. Okay? Ayan. Okay, next tayo ah. Check your retention and attrition. Jerwin, ibig sabihin ng check your retention and attrition. Ilan ang mga taong nagki-quit sa downlines mo and ilan ang mga nag-stay? Okay, so baka may mali sa leadership style mo or sa mga schedules ng team mo. Okay, or yung mga proseso nyo within the team, no? So check mo yan, no? Track your income every day. Track your expenses every day and track your team progress. Team progress is yan yung knowledge nila and syempre income nila. Okay? Malalaman mo yung malalaman mo na ready ka na kapag yung downline mo is kumikita na ng malaki. Okay? Kumbaga, pag may mga kumikita kang downline, meaning nagkakaroon ka ng mga leaders. Okay? Ayan. Okay, now, team planning. Punta tayo ng team planning, ha? Okay, how to plan with your downlines. So first is talk to them, no? Ask them their income goal. Ano ba ang income goal nila? Okay, by the way, ginawa natin ito especially do sa mga team leaders, no, na nagkaroon tayo ng ganito activity na tinanong kung ano yung mga rank na gusto nyo. Ask their daily activities. Schedule one-on-one meeting with them. Okay, goal setting. Track their progress and syempre motivate them daily. Okay, every day, para yung pagligo eh. Every day, kailangan mong gawin. Okay, motivate them daily. Now, how to plan? Sorry, mali itong spelling ko. Ah. How to plan with your team? So first, set an end goal and work backwards. Okay, maraming nagtatanong sa akin, Jerwin, paano ba to? Paano ba ginagawa itong set an end goal and work backwards? So, kailangan alam nyo muna kung anong goal nyo. And then from there, let's say ang goal mo is 100,000 per month na income. So from 100,000 per month na income, ano yung mga kailangan mong step by step gagawin? You work backwards. Okay? Check their daily activities. Check nyo yung daily activities ng team nyo or mga teammates nyo. No? Check their schedule. Motivate them consistently. You always talk to them. As an upline, you always talk to your downline. Okay? Kung pwede lang, every single day, nakakausap mo sila. Tanong, nakakapagod yan, Jerwin. Talaga nakakapagod yan. But there's a lot of sacrifices kailangan. Okay, to give you idea, in 3 days time or tama, 3 araw ginawa ko, nakipag-usap ako sa 14 to 15 na teams. And yung 14 to 15 teams na yon, tig to 2 hours bawat isa. 1 to 2 hours. So imagine nyo saan kano kalami. Ngayong araw lang, parang pang-apat ko na to na talk. Pang-apat na. Imagine mo January 2 pa lang. Pang-apat na. Okay. So, why am I saying this? No? So there's gonna be a lot of sacrifices. Pero it's for the betterment of everyone. Okay. Itatanim mo to this year or this month, magtanim ka na sa team mo. Okay, so you can reap the rewards. Okay, learn the process, ika nga eh. Okay, so fourth, monitor them consistently. Ayan, sabi ni Charlotte, nakakapagod talaga lalo na pag scene mode ka lang. Okay, number four, monitor them consistently. Number five, plan their daily routine. Sometimes yung downline natin, hindi nila alam anong gagawin next. Okay, so plan with them. Plan their daily routine. Number six, map out your team to know where's the weak point. Okay, Jerwin, bakit kailangan ko malaman yung weak point ko? Okay, now if you want to build a successful team, no, you have to know bakit nagiging weak point yung isang tao. Bakit nagiging weakest link? Okay, anong reason ba't nagki-quit yung tao? Anong reason ba't hindi gumagalaw yung isang tao? Okay, as an upline, kailangan mo ito malaman so you can change or you can adjust. Okay? Always remember, pag alam mo kung ano yung mali mo, you can adjust. So, kailangan malaman mo yung mali mo. If walang magsasabi sa'yo ng mali mo, then itatanong mo yan.
Okay? Like I always do, no? I always ask if ano yung mali sa presentation ko, ano yung may mali ba ako the way ako magsalita, etc. Because that's the only way na patututunan ko yung isang bagay. Okay, that's the only way I can improve as well. Okay. Number 7, remind them of their why. Okay, kailangan mo i-remind sa kanila bakit ba nila 'to ginagawa and motivate and encourage the team. Okay? Now, let's go on naman sa goal setting formula. Okay? Marami sa inyo po rito ang magsisimula pa lang mag-planning. Okay, napakaganda po nitong araw na 'to, January 2, Saturday. Okay? Ngayon tonight goal setting mo. Okay? Gumawa ka ng goal mo. Okay? For the month or for the year, ikaw bahala, or for the week, kung ano yung mga gusto mong gawin, iplano mo. Marami po akong tinuruan this past few days kung paano po ginagawa ang planning session. Okay, marami rin po yung nagpasa sa akin na napakaganda ng mga naging resulta ng planning sessions nila. Okay, but basically, this is the formula. If you want to become successful this year, you have to use this formula. Simple lang. Goal plus plan plus action equals result. And that's the best MLM formula. Okay? If the results are not okay, go back sa plan. Okay? Let's say ang goal mo is 100,000. Okay? So ngayon, ang question, ano plano mo para makuha mo yung goal mo na yun na 100,000? Sulat ko ang mga plano mo and yung mga action steps mo or TTD or things to do mo, no? Then makukuha mo yung results. Okay? Ngayon, pag hindi sa'yo okay yung results, then go back to the plan. Huwag mo i-change yung goal kasi yung goal is dapat hindi nag-change. Dapat yan stay as is yan. Sabi ni JV, no, my goal po is makabili ng laptop next month. So, let's say for example, gawin natin example yung goal ni JV na makakuha ng laptop, no. The goal should always be income. Magkano yung laptop na yun? Let's say yung laptop na yun is 50,000 pesos. So, that's the goal, 50,000 pesos. Always pera ang goal. Sa negosyo natin, always, if you are using this goal setting formula, kailangan equivalent niyan is money. Okay? And then, plano mo, paano mo kukunin yung 50,000 pesos na yun? Okay? Then, actions. Okay? Ayan. Tingin lang tayo dito, ha? Ayan, may nagsabi si Ryan. Sabi ni Ryan, may ibang downlines po kasi na kahit kakasimula pa lang mag-quit na kaagad dahil nasa isip agad nila kaya, hindi nila kaya, kahit anong motivate, hindi nakikinig at hindi na rin nakikipag-cooperate sa upline. Oo, marami talagang ganun, no? Sabi ni Arlene, sobrang dami rejections pero go lang. Nakaka-excite at inspired araw-araw. May pag-usap sa mga possible prospects kahit na at the end of the day, walang papasok or mag-join sa'yo. Okay. By the way, ang gaganda ng mga comment natin, no? Ayan, next tayo, ha, tuloy-tuloy tayo. So, goal is always income. Goals will never change. Plan, always additional team member. Pagka nagpa-plano ka, always go for additional team member o marirecruit mo. Should be related with the goal. Actions should always be, should be related to the goal. Actions can change, but goal does not. Tandaan. TTD or things to do or list of action for the goal. So, paano ba yan? How to do goal setting? First, contact your lowest downline leader or direct downline you have relationship, you created relationship with. Okay, so una, kakontakin mo muna yan. Okay? Yung mga downlines mo, especially yung mga weak link mo, no? Yung mga mabababa, sa ilalim mong mga downlines. Second, ask their routines and activities. Okay? Third, ask their income goal for the week. Magkano yung goal nila for the week? Okay? Ask their planned action course. Okay? If none, create a list of things to do. So, this year, pwede mong gawin yan sa mga downlines mo. Okay? Especially sa mga leaders mo. Tonight, after the training natin, tawagan mo na kagad yung downlines mo. Then, ito, kopyahin nyo lang to. So, pag hindi nyo masyado nyo yan,
basta basahin mo lang, makukuha mo rin yan. Okay. Create TTD with them. Create things to do with them. Dapat always, yung things to do nyo is naka-monitor ka. Kailangan alam mo yan. Step 6, monitor their progress. Ginagawa mo lang to, by the way, sa mga leaders mo. Hindi mo to kayang gawin sa lahat-lahat ng downlines mo, especially kapag thousands na yung downlines mo. So, gagawin mo to sa mga binubuo mong mga bagong leaders. Okay? Or mga bago mong downlines. Next, follow up with them. Step 8, do all 1 to 7 steps with other leaders or sa mga iba mong ginugroom. Okay? Now, how to create TTD? Write all the things you need to do for the goal. Make sure you can see it every moment. Kailangan nakikita mo yan lagi. Put time and date sa each task. Okay? TTD usually consists of more than 15 tasks. TTD should be done 2 days before cut-off or deadline. So, kailangan mabilis mong itong ginagawa. Okay? By the way, hello po sa inyo, Team Maito, Team Gilas, and Team Dream Builders. Hello po sa inyo. No? Team Conquerors, hello din po. No? Okay. After meeting, make sure to do all the ECS TTD. TTD should always include inviting, presentation, selling, and recruiting. Okay. So, by the way, pwede nyo itong screenshot itong ating presentation, no? Para may kopya ka kung paano ginagawa ang TTD. Okay? Ayan. Screenshot nyo na. Okay. Hopefully, na-screenshot nyo na. Okay. Now, first of all, syempre, lastly, no, aside from setting this year, we need to also learn how to motivate our downlines this year. Okay? Jerwin, paano ko matututunan mag-motivate ng mga downlines ko this year? Okay? So, I really suggest na you create, you read books, you watch YouTube videos na may mga motivational speeches or may mga knowledge na pwede mo i-share sa mga downlines mo. Okay? This year, this is gonna be a very challenging year. Maraming magiging pressure sa atin this year, no? This 2021. Most of you, most of us right now is sometimes, karamihan sa atin is for sure napiga tayo noong 2020. Kumbaga, naubos yung mga sources of income natin, hindi tayo makagalaw sa bahay, hindi tayo makagalaw, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng kung ano man, nagbago yung mga ginagawa natin, no? But this year is, kaya sinasabi ko, this year is gonna be very mapipressure tayo ng gusto from different factors, from family natin, from asawa, from kapatid, from kaklase, from different people around us. Okay? Pressure to release results, no? Pressure to show results ng ginagawa natin. Okay? Pero tandaan nyo, pressure is a privilege. Kung walang pressure, hindi tayo kikilos eh. Okay? Kung walang pressure, hindi tayo magte-take ng actions. Okay? Kung walang nagsasabi or nagpo-push sa atin to get our dreams, to get results. Okay? Kung walang taong, walang sisigaw sa atin, walang magagalit sa atin, walang kung ano man, no, na mangungulit sa atin, hindi tayo kikilos for sure. So make this year, no, this 2021 as your pressure year, no. Kumbaga pressure meaning dito mo i-push yung sarili mo, dito mo i-push lahat, dito mo gawin, no. I-sacrifice mo na yung buong taon mo and trabahuhin mo tong business natin. Trabahuhin mo kung para kanino to and for sure na magiging successful ka this year. Tandaan, pressure is privilege. Swerte tayo na may nagpe-pressure sa atin. May mga taong nagre-remind sa atin kung ano yung gagawin natin. May mga taong nagagalit sa atin kasi wala pang result. At tayo naman, nagmamadali tayo makakuha ng result. Okay, so this year, mag-thank you ka sa kanila kasi dahil sa kanila, gumagalaw tayo. Okay, so this time, medyo ano tayo, maaga tayo matatapos this today due to tonight you're gonna plan your business, you're gonna invite people, tatawagan niyo yung mga downlines niyo, tatawagan niyo yung mga uplines niyo para pag-usapan niyo kung ano yung plano niyo this year.
Okay, tandaan, if you don't have a plan, you're planning to fail. Ngayon, tinuro ko na on how, what's gonna happen, no? Okay, or paano mag-plan. So, pwede nyong gawin yan. Okay? Ayan, basa tayo dito. Ayan. Ayan, sabi ni May, nag-join po ako nung December 24. And now, meron na akong 3 invites. Congratulations sa iyo, May Poner. Okay. Ayan, team 1, we work as 1. Galing. Okay. Team Gila, selo po. Team Synergy. Okay. So, tuloy-tuloy pa rin tayo this year, no? This year, across the board, no? Across 2021, every Saturday po ang training natin. Every 8 PM po yan, no? Exclusive po yan sa lahat ng mga eye watchers natin. Naka-post po itong training na to sa Zoom at sa Facebook Live. Pero hopefully, mag-change tayo, magkakaroon tayo ng mga different changes, no, sa mga trainings natin, but i-announce ko yan in the succeeding weeks. Okay? So, again, tonight, maaga tayo matatapos due to magpa-planning kayo with your team, magkakaroon kayo ng sessions with your uplines, tatanungin nyo kung ano yung plano nyo this year dun sa mga team or sa mga grupo na ayan, tinanong ni JV, no, kung may presyo pa. Wala na today. Wala tayong giveaway today. Okay, so magpa-plan kayo with your team at dun sa mga team na nakausap ko this past few days, no, you make sure na pinasa sa akin ng upline nyo yung mga planning nyo para machi-check natin and pwede nating ayusin. Okay? Ayan. Thank you sa inyo, no? Thank you, thank you, thank you. Happy New Year, by the way. Sir, tanong ka. Sabi ni Lani Alvarez, sir, tanong ko lang, ano ba nangyari sa sharing at subscribing? Bakit wala? Hindi ko po alam, no? Pero yung last week, ang dami ko, by the way, yung last training natin, sobrang dami kong pinamigay na GCash na 100 pesos, no? So, maraming nagkaroon nun. Ayan. Marami akong, di ko na alam kung ilan yung nabigay ko. Okay? So, ayan, si Danwin, nakakuha ng 100. Okay. So, again, schedule natin 8 PM onwards every Saturday po yan. Doon sa mga team, ipasa nyo po sa akin yung inyong mga plano. Okay, para ma-check ko. And syempre, makabigwise. Again, once again, Happy New Year po sa inyo. Tandaan, ngayon alam mo na ang gagawin, hatawan na ulit. Do. So, wag mong hayaan na kaparehas ng result ng 2020 yung 2021 mo. Ngayon, January 2 pa lang, second day of the year, you make sure na gagawin mo ng tama every day to. Okay? This is the perfect night or the perfect time to create a plan for the year. Alam mo na kung paano mag-goal set. Alam mo na paano mag-planning. Alam mo na kung yung mga deep whys mo, ano yung mga, paano i-push yung downlines mo, paano i-motivate yung sarili mo. Alam mo na kung paano gagawin, hatawan na ulit. Okay? Tandaan, nandito lang ang iWatch. Nasa likod mo yan lagi. Ako mismo, nasa likod lang yan lagi. You will support you, motivate you, and guide you. No? So, again, Happy New Year po sa inyo. And stay safe. Stay safe sa family mo and sa iyo mismo. Thank you very much. See you po again next week, Saturday. Bye-bye po.